Ano sa panlasa ng buong pamilya? Menu na pasok sa budget ni nanay. Ituturo ni Tita Winnie kasama ang featured guest chef. Dito lang sa Winnie's Kitchen. Ay, favorite ko ito, ang ating astig vegan, RG Enriquez Diaz. Hello, RG. Welcome back. Hello, hello, Tita Winnie. Thank you for having me back. It's always such a pleasure to be back. Maraming salamat. Of course! Nako, gustong-gusto ko yung mga recipe mo na healthy at hindi lasang cardboard. Yes! Oh, yun ang aking mission. To make vegan healthy, plant-based food tasty, kahit na healthy ka pa or you're trying to adopt a plant-based lifestyle, maramdam enjoy pa rin yung kinakain. O siya, sige. For today, ano ba iluluto mo sa amin dahil bawal nga ang karne? Yes, so tamang-tama sa Semana Santa, we are gonna make, ito ang gusto ko sana, meaty pa rin pero without the meat. So we are gonna make, uso naman ngayon, ang plant-based sisig. So this is what I made na, no? Pero mapakita ko sa inyo paano gawin itong ating finished product. It's vegetable tofu sisig. Ah! Okay. So, sige. Paano gagawin yan? Magluto na tayo, RG. Yes. Let's get started. So, very easy lang po siya. As in, any home cook, no, na sanay magluto or has attempted to cook, kayang-kaya po ito kasi konting gisa-gisa lang. So, speaking of gisa, simulan natin ng konting matika lang naman. Tapos, lagyan natin ng bawang. Ayan. Kung gusto nyo garlicky, pwede rin. Mga 4 to 5 cloves of garlic na tinadtad. Pwede minced, pwede diliklik sa mortar and pestle. Tapos, kapag medyo slightly golden na siya, lagyan na natin ng, nag-heat up pa lang ng konti yung aking kawali. Pero ang susunod po ay isang sibuyas na chinap. So, it's up to you, whatever is on yung budget friend sa inyo, white, red, or even kahit na wala kayo, kung nakalimut akong bumili, pwede rin na green onions or kahit na onion powder. So since nakikita natin na umiinit-init na siya, pwede na rin natin ilagay ang red onions. So very easy lang kasi nga po, it's very home cook at saka gisa-gisa lang. And then speaking of plant-based, so hindi correction pork. Pero ang gagawin natin ay lalagyan natin ng tokwa. So, ito po ay fried na siya. Pero you don't have to fry ahead of time. Kaya lang, syempre, sa ating show, we want to speed things up. Pero po sa inyo, sa kusina ninyo, kung gusto nyo na silaw pa muna ilagay yung inyong tokwa, pwede. Tapos sa kanyo na hintayin na maprito habang ginigisa po sa bawang. RG, kasi minsan pagka overcook na pagkaprito, tumitigas yung tofu, ay tokwa. Yes, yes, tama talaga. Dahil hindi na siya fun to eat, kumbaga. Pero it's a good balance kasi you don't want na masyado namang malabsa. So, ano lang siya, very much, what do you call this? Parang somewhere in between. So, ito, ganito yung hanap natin. Yung meron pa siyang puti-puti chewiness. Pero hindi naman siya durog na dito. So, golden. Okay, sige. So, gisa, konting mantika, bawang, sibuyas, at ang ating tokwa. Tokwa ba, hindi tofu? Ay, yeah, tokwa. So, sa mga hindi medyo sanay, there are two kinds of may tofu at saka may tokwa. So, yung tofu, hindi siya, dito Pilipinas, hindi siya firm. Malambot. Yung Chinese, yung tokwa, yun yung mas firm siya, yung mas matigas ng konti. Yung tokwa po yung ating hanap. Okay, sige. Tapos, anong sunod na, lagyan na natin ng ano yan? Talong. Ay, talong. Talong, kasi, At saka ito medyo luto na siya, pero sa kusina ninyo, pwedeng hilaw pa ang ilagay ninyo. Paano mo pinrito? RG. Pre-cook siya. Pre-cook. Paano nga pinrito rin? Ano yun? Paano mo pinrecook yung talong? Pre-cook lang din. Pre-cook lang din. Yeah. Sa matika lang din. Sige. Okay. Yeah. The reason why nilagyan ko ng talong, kasi nga wala pong baboy,
may one na medyo chewy pa rin, yung parang may taba. Okay. That's when eggplant comes in. Okay. ang healthy so, substitute sa taba, naman. Talong. Yes. Oh, diba? Yes. So, kasi di pa parang may pagka-gelatinous pa rin siya yung texture niya. Oo, malambot. So, hintayin lang. Kunyari, sa kusina kayo at kayo ay nilaw pa yung tokwa at talong ninyo, ang hinihintay po ninyo ay golden yung tokwa at yung inyong talong ay malambot. Tapos, sakaling ilalagay yung inyong... Ano pa? Ito naman, dahil para lang po sa akin, optional naman siya, kaya lang, this is oyster mushrooms. Oh! Na tinagtad. Oo, pampadagdag! Pampadagdag. At saka kasi ano po, di ba? Parang replacement sa pork. Kasi ng proteina. Yes. At saka, meron, di ba, ang sisig, pink ears, pink cheeks, maganyan. So, this is the replacement for that texture. May hibla-hibla pa rin siya. Yes. May, okay. Parang may kagat-kagat, may hibla-hibla, ganito. Okay. Parang yung ganyan. Pwede nyo mamimiss at healthier pa. Oo, tama naman. Tapos? And then, add even more protein. Okay. Ano naman eh, biggest misconception is that walang protina ang plant-based na vegan food. Pero, pwedeng-pwedeng lagyan pa, aside from tofu, ganyan ba ang sabihin? Ay, chickpeas! Okay. Chickpeas! Sige. So, nakon, dadaan-dami na nating protina dyan, ha? May tofu, meron kang chickpeas, meron kang anong tawag dito. Iba naman ang binibigay na sustansya nitong talong, di ba? At saka, anong meron ng talong, Be? Ang talong ay has antioxidants as well. Antioxidants. So, tapos yes, yung garbanzos? Garbanzos very high in protein. I think protein. And then ang mushrooms may vitamin B as well. Yon. So, nako, healthy ang sisig. Ngayon lang ako makaka-experience na healthy ang sisig. Ay, paano? Without the guilt talaga because of course. You feel good for your health ganyan pero hopefully matry nila kahit hindi Good Friday or kahit hindi Holy Week. And of course, another addition of antioxidants. Very, very good for the skin ay ang red bell pepper. Red bell pepper. Optional lang din, pero it would be nice, kunyari, kung may nahanap kayong mura lang, at maganda yung kulay niya. At saka konti lang naman, di naman ganun kadami. Pwedeng malinggit lang. Exactly. Okay. Kahit konti lang, pandagdag kulay at pandagdag antioxidants din. Sige. When they consume red bell pepper, nag-glow yung skin. Ay, talaga? Ay, alam mo ba, hangang-hanga sa'yo yung executive producer namin. Ang ganda daw ng si Charlie, ang ganda daw ng skin mo, sabi niya. Ay, thank you. Di ko alam. Baka type ka niya. Red bell pepper. Red bell pepper lang daw, Charlie. Yun ang hashtag skincare. Okay. Ano na ang panlasa dyan? Hindi mo pa tinitimplahan. Yes, wala pang masyadong simpla. And that's the nice thing as well kapag nagluluto ng vegan plant-based, ang bilis niya. Okay. Pag naprito na yan, titimplahan na natin. Yeah. Tito Winnie, do you like spicy or not spicy? Medium? Konti-konti lang, medium lang. Medium, okay. So, lagyan lang natin ng konting chili pepper. Yan. Okay, sili. Nako, talaga naman. O yan, tapos? Ayan, sili haba nag-green. Mm-hmm. At saka kung ayaw ng mga maanghang, alam ko yung mga parents, yung mga relatives ko, ayaw nila ng maanghang, bamihan na lang ng red bell pepper. At okay. Time to timpla na. Sige, timpla na natin. Habang high heat pa siya, lagyan natin ng toyo. Toyo. Yan ang panggagdag, linamnam. Mm-mm. Suka, mas maganda kung coconut vinegar. Pero okay. Kung wala po kayo, that's regular vinegar is okay. Okay. Ayan. At konting asukal, it can be also coconut sugar if you prefer something even healthier. 1 tablespoon. Ayan. It's just the key is to make sure na malinam lang siya para sustainable yung healthy eating. Ayan. Okay.
And last but not least, and well, actually, yeah, last but not least, if you don't think of it, konti lang pong calamansi juice. So, patakan lang po natin. Ayan. Ay, tanggal ayan. So, tanggalin ko lang isang buto na nahulog. Ayan. And that's pretty much it. Tansya-tansya na lang. Lagyan na lang ng kaminta. Ayan. Para smoky. And high heat lagi po para pag nag-evaporate, ma-caramelize. Tsaka ma-absorb noong ating mga sangkap ang pagtimpla. Wow! That's it, Pansit! That's it, sisig! Yes, and that is ayun. It! And very good. Nako, sarap niyan. So, yan po ang vegetable sisig version ng ating Astig Vegan na si RG. RG, i-plug mo yung libro mo. Dali, hindi mo pa ako binibigyan ng mga kopya niyan, ha? Oy, nako, for sure, I will send over. Ito po ay tinatawag na Filipino Vegan. Mahahanap po ito sa Shopee, sa Lazada, sa National Bookstores. Andito po yung recipe ng sisig at kung ano-ano pa po, kahit kaldereta, dinuguan, kare-kare, biko. At ito po ay, also, I will have a cooking workshop and baking workshop po, April 29 po, dito sa Quezon City. Sweet Best Life Studio ang pangalan po ng venue. Okay. At I hope that you can follow me on Facebook po para for more details about that. Very good. Maraming salamat sa iyo, RG, as always. Thank you so much. Always a pleasure. Thank you po. Thank you.